What's up mga ka-angel? So mayroon tayong bisita dito no from Maguindanao. So yun, Mazda Bongo. So marami na kasing problema nito kaya ako lang sinadya ni sir dito para gagawin natin no. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Tara, let's go! So you're my angel, you're my angel. Kapatid ko sa Mindanao, sa Dapiawan. Nandito ako ngayon kay vlogger Angela. Oo, ay paayos ko ito dahil marami ng mekaniko ang tumadya nito. Ang hindi umaayos sa iyo. Galing pa. So, kailangan na maayos ni sir para hindi makabala sa hanap buhay niya araw-araw. Ano. So, yun natutukan natin umaga ngayon. Napakalapit yan nito sa akin. Ginagawa nung ano. So marami na kasi guys mga mekaniko nakalikot nito. So tinanggal ng relay, dinayre, ganun pa rin ang mangyayari. Iman nito yung simula yung ano, na dinayre kanila ng heater sa manual. Opo, opo. Nagkaluko-luko. Nagkaluko-luko na. Oo, eh perwisyo sa akin eh. Sabi nila ganyan daw dahil sira daw yung relay. Sabi ng mekaniko okay na lang daw yan. Gawa nga ng naka-direct na daw, di na kailangan daw yung relay. Eh ako naman wala akong kaalam-alam dito. Eh sabi ko sige, kung ano makakabuti, yun ang gawin natin. Eh na perwisyo ako, malaking gastos ko rito. So simula nun sir, yun na yung lumalabas ang lumalabas palagi. Sa Mindanao kasi ginawa yan So sa Mindanao pa to ginawa guys. So yan ang kaluko-luko, abala sa ano, perwisyo lagi doon sa napbuhay niya sa araw-araw, hindi siya makakonsentrate sa problema nito. So ayusin natin yung wiring guys no. Kababayan ko rin pala siya kasi Dabaw ako pinanganak eh. Umpisa natin mga ka-angel. So ayun guys, inayos na natin yan guys na yung ilalim. Yung una ko talaga dito target, tong pedal sensor sa ilalim, yung position sensor dito sa pedal, sa acceleration ano. Kasi wala tong kable mga ka-angel. Yung pinipindot-pindot ko na to, tinatansya ko kung okay pa yung sensor niya sa loob, yung contact niya. So ipo-pull out ko to dahil lilinisin ko, kakapain ko yung linya niya no. Kasi papunta sa injector to, sa fuel injector yung sensor niya, yung supply niya doon. So mayroon sigurong losses dito kasi sa observation ko okay naman siya. Pagka inapakan mo lang siya ng todo, may persa siya, pero pagka stable, pagka lumabas yung shorted doon sa losses, yung indicator light doon sa heater lumalabas siya. So yan ang problema, pagka lumabas yun, wala na siyang hatak. So, hindi naman pwedeng itudo mo acceleration. Disgrasya ka nun kasi 3,000 to 4,000 ang RPM. So ito kasi yung sensor sa ilalim. Ito yung nagko-control. So ito, tinignan ko yung relay sa switch. Nakakabit pa rin siya. Nilagay ko yun kasi tinanggal nila. Kinabit ko ulit. And then itong fuse, okay naman siya sa heater switch. Automatic. So okay naman yan mga ka-angel. Nilagay ko lang yung original niya, binalik ko lang si standard ano. Kasi ito nga problema nila, pag lumabas ng indicator light ng heater, nawawala na ng lakas yung makina ano. Hindi na siya makahatak. So mabibitin ka sa arangkada, sa paakyat. So inayos ko yan. So guys, ay nibleeding pa ni Dr. James yung master brake kasi bago tayo palit ng repair kit ano. May tagas kasi guys. So dinamay na rin natin yan. Ibe-blading na natin dyan. So okay na itong electrical. Okay na yan dyan Mark. Dito na lang tayo sa baba. Gumagalaw na siya eh. All goods. So yun guys, dahil okay na yung brake master, itong starter na to, lumubog na kasi yung solenoid sa sa switch. Yung solenoid switch yun. Linisin lang natin yung maigi yan, no? Kasi kaka-hard start. Nasira tuloy, nagloko yung starter, pumipitik-pitik lang. Ganito mangyayari pag pitik-pitik lang sa inyong starter, hindi siya makatuloy. Ito yung sa solenoid switch ang problema. So linisin lang natin maigi yan, itutuwid natin yan kasi lumalim ano, bago natin ikabit dun sa ilalim. So kiskisin lang natin ang todo ng liha para pumula siya ano, yung tanso. Wow! So ayun, kinakabit na ni Dr. Jones ang starter ano, sa ilalim, no? Pinakabit ko na. And start. Up. Wow! Click. Temperature mangat, di ba? Ayun na guys, nakabit na yung starter, temperature gauge, naayos na natin yung brake master as a clutch master. So ito yung Mazda Bongo guys, oh. Yan.
So, kagagaling pa kasi sila ng Davao, kaya nag-priority ako sa kanila, guys. Priority ko sila. So, lahat pinalitan. So, ang problema lang kasi dito, yung electrical wiring, hindi talaga nagagamit nila. So, sinadya nila ako rito sa Gintre, General Trias, para mapagawa lang nila. Kasi ilang mekaniko na ang dumali nito, hindi talaga napatino. So, ayun, okay na sila. So ayun guys, i-break in muna namin guys, no, para bago sila mag-exit ng Cavite. All the way from Mindanao. Susubukan namin guys. Tara, let's go. So guys, hapon na kami naka-break in guys. So bine-break in namin kasalukuyan yung Mazda, no. Yung Mazda Bongo. So ito si Kuya, yun. In-observe pa niya kung anong pagbabago. Marami kasing complication guys, yun, ginawa na natin lahat. So dito kami ngayon, yun, umahataw si Kuya sa bagong kalsada, yun o. Kuya, dandaan lang, ayoko pa magpakamatay. May pamilya pa ako, may binubuhay pa ako, dandaan lang Kuya. Tatakot ako dito, tumatakbo siya Kuya ng 180 km per hour, kakatakot. Para magiging satisfy yung gawa natin, dito pa lang, maobserbaran na natin guys. Talaga, napakagaling mo boss. Talaga. Oh, kontento ako sa pag-ayos mo. May naon. Wow! Di katulad sa iba, na madali. Yung balay, wala rin. Ito, oh, ay konting apak mo lang sila ito, halos nilipad na eh. So, ayun guys, kailangan malayo-layo yung break-in namin para sulit yung pagpunta nila dito guys, no. So, pinapabreak-in ko talaga ng matagal para hindi sila ma-hassle sa daan. Kasi panghanap buhay rin nila sa araw-araw yun guys, malayo yung tinatakbo nila. So from Gintre, dito kami sa Buena Vista guys, no, palabas ng Pinagtipunan. So babalik lang kami guys, ikot kami ulit papuntang San Libro kasi medyo rough road dun guys. Masusubukan natin sa rough road kasi may time na pag nadaan ka sa lubak, yun bumabalik yung sakit niya guys. So susubukan natin dun sa rough road. Patayin mo lang yung headlight mo, saka hazard. Signal light ka ng kanan. Buksan ko lang headlight saka hazard kasi minsan yung electrical komplikado yan dun sa headlight saka hazard, ano. So okay naman siya. So i-road test pa natin mga ka-Angel, i-road test pa natin, di pa sapat para sa akin ganun yung situation na malayo na tinapot natin. I-road test pa namin ulit yung mga bako-bako. So ayan guys, kararating lang namin galing mag-break in. So nandito si ano yung Ahmad. Ayan si Ramad. Sinadya talaga ako nila guys galing pa Mindanao. So yun, anong suggest mo Kuya sa break in natin after na ginawa natin? Anong masasuggest mo sa break in? Napakaganda talaga yung pagkagawa mo boss. Balik standard talaga. Wow! Kasi nung hindi mo pa ito naayos sir, pagka nagpatakbo ako, lalabas yung ano, lalabas yung kulay dilaw na para pagang gulati. Ayun, may humihina yung hatak eh. Nawala siya, tapos binalik natin sa standard yung heater. Yung sa heater, automatic. At saka yung heater pala, na dating umayos dito, na mekaniko, nung hindi ko pa ito nabili, mabuti na itabi nila yung ano, yung starter, ano, yung heater. Oh, yung heater. Oo, na relay. Relay. Buti nga na itabi nila eh. Dahil balak ko na sana bili yan, dahil sira daw yun. Dapat dinirect nila. Ngayon, hindi pala sira yun. Hindi pa pala sira yun. Kaya malaging tipid ko talaga. Wala akong nabiling ano dito, wala akong nabiling gamit. Oo. Wiring lang pala ang difference dito. Samantala nung sa mga umayos dito, bili ng ano, gamit. Silang nire-request. Oo, nire-request na wala rin. Wala rin, hindi rin nakakabuti. Ganun pa rin. So ayun guys, dahil nakakatipid si Sir Ahmad sa ginawa natin, puro linis lang kasi doon. So sa servisyo natin, wala naman tayong pwedeng papalitan doon kasi matagal naman namin binibreak in, hindi pa siya lumitaw. So kanina, ilang beses na kami nag-testing. So okay sa guys. So ngayon, makakauwi na sila ng Mindanao kasi sinadya pa ako dito ni Sir Ahmad. Galing pa sila ng Mindanao guys. Wow! Sa mga kababayan natin, mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. Shout out sa inyo lahat dyan. Babayot nyo talaga. Lalo na kay Sir Ahmad. Sir, talagang hindi ko makakalimutan ko sir. Oo. Ang ano mo sa akin, talagang napakalaking tipid. Ang
kung sa iba ko lang siguro yung pinagawa ito, sa mga pitichugin lang, oh, eh, siguro... Marami silang nire-request sa iyo. Marami nire-request sa akin. Ganun pa rin nangyayari. Wala pa rin pagbabago. Eh ngayon, ikaw, kahit wala tayong pinalitan. Yung nabili lang natin, yung master, ano lang, yung rubber cap lang para sa clutch, oh, inayos mo. Yun lang ang nabili natin. Nabili namin. So ayun guys, dahil naayos namin yung ano, dinaan na rin ni sir yung master sa clutch, naayos na rin namin yun. Tapos yung starter, dahil nasira lang guys ang starter dahil dun sa heater, na dinire ka nila ng heater, tapos mayroon pa siyang automatic. So tinanggal ko yung direct nila, binalik ko yung stock. Kaya dahil dun, nag-repair ako ng starter, nasira yung bindex, lumalim. Nagkaroon ng caution, nilihaan ko lang yun, tapos nilagyan ng grasa. Dahil uminit, saka ka-hard start mga kaingel. Ngayon, one click na lang siya. Pag nakaamoy na siya ng 12 volts dun sa starter, one click lang siya. Kasi nasa standard na yung heater. Wow! Yun na, yun, nagawa na kagad. So, hindi lang pala electrical yung mission ni sir dito. Mayroon pa pala yung clutch, master, tsaka yung starter na pituan. So, ginawa na lang natin ng lubos-lubos yung mga kaingel para maganda naman yung takbo nila sa daan. Makarating sila kung sa... Dan sila kasi hanap buhay na itong mga kaingil, hanap buhay na itong ano, ang biyahe niya, Mindanao to Manila. So ganun ang destination nila, ang biyahe nila dito. So okay na, dahil na pabrikin ko kay sir na matagal, gusto ko kasi bago sila umalis, masagad-sagad yung break-in observation. So thank you mga kaingil, thank you for watching, bye! Show your